So, andyan yung panggilid ko. Ayan. Bagong linis. So, di ko na pinakita yung pag-CVT cleaning ko. Basta ang gamit kong pulley set, stock pulley. Naka-stock degree yan. Pati yung drive piece stock. Pero yung sa ball ramp, nakakalkal. Tapos, 11 grams na fly ball. And sa center spring, kulay blue, gamit ko NMAX, pang NMAX na center spring, 1000 RPM. Tapos clutch spring ko, 1000 din, RS8. Yung bell ko, ayan, sun, naka groove yan, naka fine groove. Tapos sun lining, stock belt. Yung belt ko medyo numipis. So nag CVT cleaning ako para mamaya i-road test natin kung ilan yung top speed, tapos kung maganda yung acceleration ng motor na to, kasi nag-upgrade tayo ng 28mm na throttle body. Ayan. So mamaya magta-top speed tayo. Bale, dito tayo magta-top speed sa Sorsogon Coastal. Malawak naman, tapos wala masyadong sasakyan na dumadaan, holiday kasi. So bago tayo mag-start ng review na to, so yung gulong nga pala nito naka 8080 Gecko Star sa unahan, tapos sa likod naka 9080 Gecko Star din. Tapos yung mugs ko may kabigatan G-Ren, walang kulay. So bawat gulong meron niyang 500 ml na tire sealant. Kasi nga itong motor naka-design for touring, long distance, adventure scooter bike. So kailangan talaga may tire sealant para hindi hassle sa sa mapaplatan. Lalo na kapag long distance, so kailangan may tire sealant talaga para hindi hassle and para iwas vulcanize. So tapos yung bracket, customized lang to na bracket eh. Pinagawa ko lang, bali yung bigat niya nasa 1 kilo. Tapos included na tong box. May laman. So yung motor ko may kabigatan to, kaya expected na baka hindi to umabot sa 130 kilometers. Yan. Ikot muna tayo. So baka hindi to umabot ng 130 kilometers kasi nga ito yung gulong ko, high profile, tapos yung G-Ren, naka G-Ren mags ako, at bawat gulong may 500 ml na tire sealant. Tapos meron akong top box na yung bracket ko, customized na bakal, nasa 1 kilos plus yung top box na may laman, probably nasa 3 kilos. So yung setup ng motor na to is may additional weight na, may additional weight factor na dito sa M3. So hindi tayo mag-expect na aabot to ng 130 kilometers. Baka sabihin natin mag 120 o 120 plus kahit nakakarga na to, naka 59. Pero kung ganito yung setup mo ng motor mo, na nakaganitong gulong ka, nakaganitong mugs, tapos may mabigat kang top box at bracket, so kung all stock ang makina mo, probably top speed nito nasa 80 lang kung all stock. Pero kung naka 59, yung 100 to 120 kilometers per hour, swerte na yan. Ikot tayo.
ako. Pero yung arangkada napakaganda. Nagda-drop RPM, baka sa panggilid ko eh. Hindi kasi stock pulley lang yung gamit ko tapos naka 11 grams. Try natin ipa 120. Kalsada. Ay nako, masyadong bitin sa kalsada. Kaya pa mag 120 kaya lang bitin talaga. Sa arangkada okay naman eh. Maganda yung acceleration. Balik tayo, try natin. Kaya lang pagpabalik masyadong ano eh, kasalubong yung hangin, malakas-lakas. Uwi na ako. Pero kung ano, para sa akin okay na din eh. Kahit naka 59. Siguro dahilan na rin yung mabigat na mags. Tapos high profile na gulong. Bawat gulong nga may tire sealant 500 mm. Tapos naka top box na may 1 kilo na bracket. And especially yung top box ko may kabigatan na 3 kilos. So may additional weight factor talaga, kaya yung top speed ng motor natin is hindi ma-met sa ine-expect. So kung 120 kaya pa naman, kaya pang gumapang. Kaya lang talaga bitin sa kalsada eh. So pauwi na tayo. All stock yung makina, talagang 80 lang kakayanin ito. Dati kasi nakapanggilid ako, stock makina, tapos yung gulong ko ganito na, pero nakapirelli ako 90-80 din, tapos AKT halos umaabot lang ng 80. All stock pa yung makina, pero ngayon naka 59, lumalagpas ng 110, pwede na din. Tapos nga pala, syempre yung rider may kabigatan din. Yung timbang ko nasa 68 kilos eh. Kaya siguro kinakapos din. Okay, dito na tayo.